Saan ba kayo nakarating nung isang araw? Nung pinatest drive ko sa inyo yung isang automatic na transmission, yung kay Dr. Sa Angono, sir, eh. Angono, sir. Angono. Yun dyan sa may, ano, sa... Socket po, mabutang mahabang parang. Ano tawag yan? Mahabang parang. Oo. Ano nangyari? Nung, di ba, pababa, packet yun. Packet. Ano nangyari? Sa packet, sir, mahina, mahina hata. Eh, halos kaparehas lang siya ng malaki natin mga ginagawa dyan. Sila di Black Bull. Eh, yun, ang laki ng gulong, pero ang lakas umatak. Pati yung sa 4x4 ni Sir Russell. Eh, oh, ayun nga kasi, kahit malaki gulong nun, nakakaakyat yun ng halos hindi mo mararamdaman kahit naka-tersera ka. Nakakaakyat. Yun nga kasi mga kapatid yung ano, yun yung epekto nung rigir. Kaya kami nagre-rigir kasi lumaki na yung gulong ni ano ni Black Bull. Black Bull. Eh kaya lang naman nilakihan din yung gulong ni Black Bull dahil yun yung ang intention doon off-road. 4x2. Kasi gagamitin sa farm. Eh, hindi ka naman pwedeng maglagay ng maliit na gulong kung dadalhin mo sa farm. Eh, lulubog ka agad sa putik yun. So, nilagyan ng mud tires, tapos nilakihan yung gulong. Stock engine tayo, yung 4JA1 din. Kaya lang, kapag ka nga nag-setup ka ng 4x2 or 4x4 na pang-off-road, maglalaki ka ng gulong. So, si Black Bull, 33 yun, di ba? 33. Pero may ginawa tayo doon, nagpalit tayo ng differential. Unang-una, pwede rin naman yung stock na differential, magre-regear tayo, gagawin natin 4.8. Pero meron kasi ang crosswind, yung mga differential na nakakabit sa Isuzu Pargo, merong 4.7 yan. Kaya lang si Black Bull, nilagyan natin ang Pajero na differential, isang buong assembly yun, di ba? Ano mga preno nun? Mga disc brake na, sir. Oh, disc brake yun. Kasi pang Gen 2 na Pajero yung ginamit natin. Disc brake na, meron pa siyang, ano, double ano siya. Oh, yung handbrake. Oh, yung handbrake niya may ano, may brake shoe. Brake shoe. Oh, tapos yung brake pads. Oh. Ngayon ang tanong diyan, nung nag-regear tayo, kasi ang stock ni Crosswind 4.1 1041. No, wag po kayong malilito doon sa ratio. 1041, 41 divided by 10, 4.1. 'Di ba? 'Yun po yung pagkuha ng ratio. So yung 41, divide mo sa 10, 4.1 yung ratio. Ngayon, yung usapang ratio na yan, marami pa rin pong hindi nakakaalam. Tulad po nitong hawak namin dito, ito ay 737. No? So 37 divided by 7 is equals to 5.3 yata. Ano, kaya mo ba? Kaya mo ba i-equate sa utak mo? Kaya ba i-equate sa utak mo? Kailangan natin ang kalki mo. O, paki-ano mga ito, camera woman. Yan, ipakita mo. So, ito ay 737, 5.3. Ito ay 737 din, pero mas malaki to. Ito mas maliit. Kasi ito yung nandoon sa rear differential. Lockers din to, naka-LSD, naka-lockers yan. Ito naman yung sa front differential. Ngayon, hindi ito Pajero, ito pang Toyota. Ito yung sa LN106. So, ito ay may 37 na ipin. Ito ay may 7 naman na ipin na pinyon. Kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito 5.3, ito 5.3. Mas malaki, medyo maliit. Ano epekto nun, Kuya Jack? Mas malaki to, mas maliit. Pero parehas naman na 737. Ito kasi, pang likod eh. Oo. Oh. Ito pangharap. Pangharap. Ano epekto? Ang epekto niya. Teka. Mas mala. Parang wala namang epekto dun eh. Di ba? Okay. Ano yun natin ano? 737. Ito ginagamit to. Ay, meron tayong kaibigan dun. No? Galing na. Ipakita mo nga si sir. Galing yan ng ano? Ng Mountain Province. Inaayos namin yung crosswind ni sir. So ito talaga mga kailangan sa Baguio to. Sa Mountain Province. Sa Sagada. Ngayon, meron lang ako ikikwento sa inyo. Kapag ka kayo ay nagbibisikleta, 'di ba? Yung mas malaking plato, yung crank tawag doon, yung kinakabitan ng pedal, plato. Pag malaki ang plato mo at maliit yung cog, yung sprocket, matulin 'yun. Matulin 'yun, pero mahirap ipedal, mahirap yung iakyat. Halimbawa, ang ano mo, 941. Ah, di ba? Halimbawa, 941, ano yun? 4.55. Ibig sabihin nung 941, 4.55,
isang ikot nung pedal mo, iikot naman itong maliit na sprocket ng 4.5 times. Yung 4.5 times na ikot ng ano ng sprocket na yon, iikot yung buong gulong mo. Yung isang buong pedal mong ganun, isang revolution, yung kompleto, iikot ng 4.5 times yung gulong mo sa likod. Ganun siya kabilis. Biro mo, isang pedal mo palang ganun ang natakbo mo, 4.5 times. So parang ganito, parang sa 737, halimbawa, ito yung ano, ito yung sprocket, ito yung plato mo, iikot ito ng isang buo, ito naman iikot ng 4 at 5, 4.5 times na iikot. Kaya mabilis, kaya high speed siya. Pero, hindi mo yan kakayanin na aakyat ka ng bundok. Dahil sa bigat. Dahil sa bigat. No, kaya ang ginagawa ng mga nagbibisikleta, yung plato nila dito sa harap, ninilita nila. Tapos ililipat nila yung cambio dito sa sprocket na malaki. Kaya minsan nagwa-one is to one yun. Kaya yun, madali naman yung ipidal. Madaling ipidal, pero mabagal. Pero may power. Di ba? So, ganun din dito. Dito po, halimbawa, ito yung pinion. Ayan po, ito, ano yan, propeller. Dito nakakabit yan. Ayan. So, pag ikot ni pinion, halimbawa, ito ay 5.3. Iikot ito ng 5 times, 5.3 times, galing sa makina, saka palang ito makakaikot ng isang revolusyon. Yung isang revolusyon na yon, isang ikot lang din ng axle yon, ng gulong. Di ba? So, kung mapapansin mo, umikot ito ng 5.3 times, iikot pa lang ito ng isa. Kaya yun, malaki naman ang gulong nun. Kasi ginamit mo to. Ito low speed. Low speed po ito. So ito yung 37, ito yung 7, 37, 5.3. Iikot ng 5.3 times to bago makaikot ito ng isang buo. Doon pa lang nakaikot ng isang buo yung gulong mo. Oh, bago naman itong gulong. Ngayon yung gulong mo, halimbawa 33. Yung inikot niyang isang yun, nakaikot naman ng marami to. So nag-high RPM yung makina mo. Kasi daming ikot nun eh. Pero hindi nahirapan yung makina mo. Kaya kahit na malaki yung gulong mo, hindi nahirapan yung makina mo kasi nag-low speed ka. Yung iba po kasi, yung stock nila na 4.1, tapos lalagyan nila ng malaking gulong, doon nahihirapan yung makina. O kasi once na naglaki ka kasi ng gulong, yung torque na galing doon sa makina, i-distribute niya yun doon sa gulong. Diba? Ngayon, kung yung torque na galing doon sa makina, maliit yung gulong mo, tapos high speed yung ano mo, yung differential mo, yun yung kapag nagda-drive ka sa highway, tulad ng mga lumang sasakyan, yung naka-kwarta ka na, naka-kinta ka na, galit na galit pa yung makina kasi halos wala nang maibigay yung gulong mo. Kasi maliit yung gulong mo eh. Diba? Kaya ang ginagawa doon, naglalaki yun ng gulong. Ibinabagay doon, yung RPM ng sasakyan mo dito sa differential at doon sa gulong. Ngayon, ang nangyari sa crosswind, 4.1, ang kanyang stock, dati siyang maliit lang na gulong, yung galing sa mga Highlander, tapos nagpalit ng 235-75, na iba. Oo, na iba kasi 4.1 high speed, lumaki yung gulong, kaya pag umaakyat, humihina yung akyat ng crosswind eh. Kasi high speed yung ano, high speed yung differential. Pag lumaki kasi yung gulong po, high speed din yun, considered high speed. Kasi biro mo, isang ikot nung gulong na maliit, halimbawa, ito yung gulong na maliit, no? Ito yung palatandaan natin, ito. Ayan, yung kamay ko. Tignan nyo, ha? Umikot ng isa. Yun, ito lang yan. Dito tayo, ayan. Okay, ito yung kamay ko. Dito ang palatandaan natin. Umikot ng isa. Isang ikot yan, ito lang narating niya. Di ba? Pero kung halimbawa, malaki yung, ano, yung gulong. Halimbawa, okay, ito naman yung mas malaking gulong. Di ba? Ito yung luma. Ulitin ko, ha. Ito yung luma natin. Halimbawa, ito yung stock ng crosswind. Isang ikot. Ito lang yung narating niya.
Okay. Pero yung nung nag 33 na siya, isang ikot, eto na yun narating. Ibig sabihin, yung malaking gulong, kung i-compare mo doon sa isang doon sa ratio, mas malayo ang nararating, high speed. So high speed din siya. Kaya yung mga naka-high speed na, di ba, 4.1, stuck ka, nagpalit ka ng malaking gulong, doon, nahihirapan yung makina mo. Kasi high speed na yung differential mo, high speed pa yung gulong mo. So maganda to kung nakarekta ka na. Pero kung nagsisimula ka sa primera, segunda, tercera, tapos akyatin, tapos bababa yung RPM mo, doon yung parang kailangan mong bumalik sa segunda at sa primera para mag-high RPM ka. Para makita lang. So ganun po yun. Kaya ka lang maglalaki ng, kaya ka lang din maglo low speed kasi para makompensate yung nawala na ano na power. Di ba? Diba, naglaki ka ng gulong, mag-low speed ka nito. Low speed ka para... para lumakas yung torque. Kasi yan ang magdi-distribute ng torque, yung low speed na yun. Biro mo. Halimbawa, ito, 5.3. Iikot muna ito ng 5 beses bago isang ikot nito. Di ba? So, kaya niya. Kasi yung makina mo, iikot muna ng 5 beses, eh, makakabuelo muna yun eh. Eh, hindi naman ang pinag-uusapan dyan, yung 5 beses na ikot. Ilam sa isang RPM. Doon sa 1,000 RPM na yun, dahang ikot nun. So, ngayon yung mga nagbibisikleta naman po. Halimbawa, kinukum ibinabase lang po natin sa pagbibisikleta kasi may ratio din ng ano eh ang pagbibisikleta yung kanyang crank, yung plato saka yung cog, yung sprocket. Halimbawa ang plato niya is 41 tapos 9. Ang mangyari dito, ito high speed to. 'Di ba? 9 po, 4.5 siya. Bakit siya naging high speed? Kasi iikot muna ng, iikot ito ng 4.5 times sa isang ikot ng plato. Mabigat yun. Naging kabaliktaran nito. Di ba? Naging kabaliktaran kasi dito, high speed ka nga pero mahihirapan naman yung pumipidal. Mahihirapan. Di ba? So iba, sasabihin nila, hindi kaya ko yan. Kasi malakas naman ang katawan ko. Di ba? Lalo na yung mga bikers talaga. Eh paano yung mahihina ang katawan? Mahihina ang paa. Di ba? Okay. So ngayon, baliktad eh. Ito kasi ang pinipidal mo, yung malaki. Di ba? Tapos maliit yung sprocket. Sa sasakyan kasi, ang pinapaandar ng makina, yung maliit, yung pinyon. Di ba? Yung pinyon. Saka pa lang niya papaandarin yung malaki. Itong gear. Oh, ayan. So ito, kayang-kaya talagang paandarin ng makina to para niya paikutin to. So iikot ito ng 4 times, galing dito yung power. Paikutin niya ng 5.3 times, saka ito iikot na isang buong revolusyon. Sa bisikleta naman, baliktad. Ito ang pinapaikot niya bago umikot yung sprocket dito. Diba? Nandoon yung ratio. Okay. Kaya kung pinaglaki mo, pinagpantay mo naman yung laki ng dalawa, 1:1 yun. Para ka lang naglalakad. Diba? Kaya yun, nakakaakyat sa bundok yun. Pero mabagal ka, kasi naglalakad ka lang eh. Samantalang yung kalaban mo, 5.3, iikot yung gulong. Yan nga lang, ito, makakaakyat, yung 1:1, makakaakyat sa bundok ng kahit na walang masyadong effort. Pero yung nakamaliit na cog o yung sprocket, tapos malaking crank, yung plato, mahirapan yun. Kaya yung mga nagbabike, nagkakambyo yun. Inililipat nila doon sa malaking sprocket, malaking cog. Cog ang tawag doon. Tapos ito, meron din kasi dito, yung kanilang plato dito, yung iba kasi dalawa, isang malaki, isang maliit. Pero hindi na uso yun ngayon, ang nilalagay nila yung maliit lang. Diba? Tapos naililiitan nila dito. So karamihan, mga 11, yung ipin ng ano, yung pinakamaliit. 11, parang katulad din dito sa sasakyan. Baliktad nga lang. Yung dito, 1 manpower. Nakuha niya, 1 manpower to. Sa sasakyan, ilang power, ilang horsepower. Kabayo pa yun, napatumpa nun. Diba? So ganun kadami, ilang kabayo yung magpipidal dito. Sa sasakyan kasi, kabayo yung pinag-uusapan. Sa bisikleta, tao. So ngayon, si Black Bull, naka 4.8 po siya na ratio. Tapos, yung kanyang ring gear, halos ganito rin kalaki. Kasi naka-gento rin tayo, eh, no? Pajero din. Ganito rin kalaki. Yung pong mga naka-low speed, medyo hindi siya fuel efficient. Medyo malakas siyang kumain ng diesel.
Di ba? Pero yung mga naka high speed, mas matipid yan sa diesel. Kaya lang, pag-usapang akyatan, yung naka high speed, kakain din siya ng maraming diesel kasi palagi siya naka high RPM. Nasa 1 and 2, 1 and 2 siya. Samantalang ito, kahit 3-4 lang, nakakaakyat. Diba? Sa tercera, kwarta, nakakaakyat to, yung low speed. Pero yung high speed, palaging nagwa-1-2 yan, lalo na kung diyan ka sa mountain province pupunta. Sa maakyatin, pag hindi nakabuelo yan, pupunta yan ng tercera, pupunta yan ng segunda, minsan nagpiprimera pa. Kaya ganun din, kakain din ng diesel or gasolina. Pero yung sa crosswind po, take note po, yung 4.6 na nilalagay namin yan, 4.55, eh ibinase natin yan doon po sa computation. Ang formula po doon is yung gulong na pinalit mo, yung 235.75, halimbawa 29 yan o 30 inches yung outer diameter, yung 235.75 divided by doon sa dating gulong, kung halimbawa 25 yun. So halimbawa 29 divided by 25 times 4.1 yung stock ratio. Yun ngayon ang kailangan mong ratio ng iririgir mo. Yun ang kailangan mo ratio. Halimbawa, ang lumabas doon, 4.55. Pwede magpapalit ka ng 4.55. Para maging accurate pa rin yung speedometer mo, pati yung takbo ng sasakyan mo, maging accurate pa rin. Hindi hirap yung makina. Oo. So, yan po yung yung simpleng explanation namin regarding dito sa gearing, no? Sa pagpapalit ng ratio. Ayun, paalam na naman. Yung mga kapatid. Si Sero, yung pan sa amin, no? O, yan, o. O, yung si Sera, gagawin namin rack and pinion, yung kanyang crosswind. Saka dahil nasa mountain province siya, puro zigzag, isang buwan lang sira na yung upper suspension bushing niya, eh. So ngayon, kakabitan namin siya nung metal bushing. Yung ating ibinalik na technology noong araw, ibinalik natin ulit dito sa crosswind. Yung ating metal bushing. Siyempre, bago namin na pawalan to si Black Bull, kailangan ma-test muna kahit na short na long drive. Ano ba yun? Short na long drive. Kapiraso lang, pero long drive. Ewan ko. Basta kailangan ma-road test namin na nasa highway, tumatakbo ng mga at least 100. Di ba? Pero kapiraso lang. Yan. Size 33 ang gulong. Stock engine. Nakakatakbo ng 100. Walang kausok-usok. Ito yung tune-up ni Autoruns. 100. Yan na yung natin. Para nasa normal driving tayo. Walang usok. Size 33 yung gulong. Lifted siya. Pero siyempre, mas malaki yung truck. Truck yan eh. Pero yan ang height nila dalawa. Lipat kami sa kabilang side. Sir Anton, na road test namin. Para lang masubukan yung vibration lahat bago namin pawalan si Black Bull ngayong linggo na to. So ayan yung speed namin at 100. Wala kausok-usok si Black Bull. Stable na stable yung ride niya. Okay. Ayan mga kapatid, yan yung takbo ni Black Bull. 4.8 ratio yung kanyang differential. So dapat low speed, di ba? Pero hindi kasi ganun na ano ba tawag doon, RR, engineer RR. Kinakategorize yung low speed saka yung high speed. Tama ba yung term ko, categorize? Paano categorize? Yung kasi pag sinabi nilang low speed, akala nila mabagal talaga. Di ba? Pag sinabi ng mga high speed, akala nila mabilis talaga. Baga low speed lang po siya na yan. Sa low speed. Kung i-compare mo doon sa high speed na ratio, di ba? Parang low speed lang siya. So, hindi naman nangangahulugan po na pag sinabing 4.8, low speed siya. Kasi depende pa rin naman yan doon sa engine mo.
Doon tayo, ah, ano tayo, kakanan tayo doon. Depende pa rin yan sa engine mo, sa kondisyon ng sasakyan mo, at saka syempre, doon sa gumawa. Di ba? Di ba, engineer? Engineer Aral, di ba? Opo. Oh. Ay, doon pa pala tayo. Yan. So, dinest drive namin, kasi kailangan naming malaman talaga ko yung mga vibration, kasi syempre, nag-setup tayo eh. Yung wiggle, no? Tapos yun nga, yung ganda ng sasakyan, dinest natin. Pinakita lang namin sa inyo. Hindi naman talaga intended na mag-violate sa speed limit. Kapraso lang naman, pinakita lang namin na kaya pa palang tumakbo kahit na 33 yung size ng gulong mo at naka low speed differential ka, kayang-kaya pa palang makatakbo ng ganung kabilis. Ayan mga kapatid, na-test drive na namin si Black Bull. Ang ganda ng takbo niya, stable na stable. Nakatakbo kami ng 100 kilometers per hour yung aming speed. Hindi na namin isinaga doon kasi nga alam naman natin bawal yon. Pero yung 100 kph po na yon ay nasa 2,700 RPM na po kami. So ibig sabihin malaki pa ang pwede nga ibilis namin kasi alam nyo naman eh, ang RPM naman natin dyan eh, ang ating red line ay nandun pa sa 5,000 red line yun. So ibig sabihin ng red line, inyong talaga medyo delikado kapag nandun na. Kaya pwedeng masira ang engine mo, yun ang medyo detrimental dun sa ating engine. Kaya hindi naman dapat palaging pinararating mo dun yung RPM mo. Halimbawa, nag-re-revolution ka. So, mali po yun. Huwag nating palaging pinararating dun sa red line. So, balik tayo dun sa speed na 100 kilometers per hour na speed natin. Ang gusto lamang po naming ipakita po sa inyo dun, eh kasi nga po, karamihan po na nagsasabi sa social media at yung iba pang mga nagko-comment sa gawa po ni Autoruns, kapag daw po nagpalit na ng malaking gulong, eh mahina na daw po at hindi na makakatakbo ng 100 o at lampas pa sa 100. Hindi po totoo yun. Kasi nga po, itong si Black Bull na ipakita namin sa inyo, kahit na 33 na yung gulong niya, stuck yung aming engine for JA1, tapos yung aming differential ratio is 4.8. No? Yun nga yung sinatawag na low speed kung i-compare doon sa 3.9 or 4.1 na differential ratio ng mga stock na crosswind na XT, XL. At yun din naman yung nakakabit sa mga Sportivo na differential, yung mga 4.1. Ito po, ginawa naming 4.8 na all-wheel disc brake galing po sa Mitsubishi Pajero yung aming differential. So more on upgrade po yun kasi galing po yun sa SUV, mas matataba po yung axle nun compare sa gamit ng Isuzu Crosswind. No? Saka talagang parehas na may malalaking bearing po yan dun sa axle. So ang maganda po dun, nakatakbo pa po si Crosswind ng 100 kph. Actually, medyo sumobra pa nga kami. Tinest drive namin from Balintawak to Santa Rita. Tapos bumalik na po kami. So doon nakita nga namin na walang naging problema, stable, hindi siya mausok, mabilis din naman, kayang-kaya pa, may ibibigay pa. So yun po yung nangyari dito sa ginawa naming pagte-test drive kay Black Bull. So wag po kayong matatakot kapag naglaki ng gulong kasi kapag naglaki naman ang po ibig ng sabihin, gulong, nagiging high speed din po. Kaya na-compensate lang din naman yung ginamit naming 4.8 ratio na differential doon sa inilaki naming gulong.